ating panoorin mamaya, si Dexter Doria. Kaya po atin siyang susubaybayan na alamin kung ano ang kanyang mga sekreto sa pagtatagal niya sa industry ng pelikula, telebisyon, tanghalan at iba pang multimedia. At ang isa pa po nating kasama mamaya ay ang pop idol. Isa po sa mga most impressive contestants ng The Clash, yung pong singing contest sa GMA Network Channel 7. Makasama po rin natin siya mamaya at magbibigay siya sa atin ng magagandang musical number. Bago tayo sa ating pinakahihintay na portion sa ating interview sa ating ipinagmamalaki na iconic actress, no? Napakatagal na po niya sa pelikula at mukhang lagi siyang sariwa, laging mabango, laging maputi, laging malasutla ang kutis at laging magaling sa pag-aarte, sa mga larangan, sa television man, sa pelikula o sa tanghalan o kahit sa multimedia platforms, nandyan pa rin si Dexter Doria. At hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, mga kaibigan, walang iba ang ating kapiling ngayon, ang award-winning actress, mga kaibigan, Dexter Doria. Magandang araw sa iyo, Dexter. Hi! Magandang tanghali sa iyo. Mga nakatutok dito. Yes. Sabi ko nga, sariwang-sariwa ka lagi. Lagi kang mabango, lagi kang malasutla ang kutis. Pero bago mo sagutin yan, gusto ko munang tanungin sa'yo, o kumustahin ka, kumusta si Dexter Doria sa panahon ng pandemya? Eto, nananahimik ako dahil senior citizen ako at kailangan sumunod ako sa protocol. Mm-hmm. Kailangan maghihuli lang mamamayan tayo, hindi tayo masyado naglalabas, inaalagahan natin ang sarili natin. At kahit na hindi pa ako nababakunahan ay hindi naman ako gumagawa ng ingay kasi mas ginusto ko yun na obserbahan ko muna kung anong mga nangyari doon sa mga naunang nagpabakuna. Ah, okay. Oo. Pero nakaschedule na ako for next. Mm-hmm. Pero yung show mo, yung itong teleserye, itong Ninya Ninyo sa Channel 5, ito ba ay ginawa mo bago magpandemya o bago kasalukuyang may pandemic? Ngayon na lang yan. At saka guesting lang yan. One or two weeks lang yata ako dyan. Mm-hmm. Pero ginawa ko yan mga 2-3 weeks ago at na mahigpit naman sila sa protocol. Okay. Mahigpit, nag-swabbing na sunod. Mm-hmm. Pagkatapos talagang lahat naka-face mask. At awa ng Diyos nung may mga panahon na may nag-positive ng mga drivers, ay talagang tinigil nilang taping. Okay. We had to stop for 2 weeks. Mm-hmm. Hinintay munang malinis lahat bago nagbalik ng taping. Okay. Pero itong pagkakaroon ng infection doon sa set ay kasalukuyan mong ginagawa yung teleserye o tapos na yung... Hindi, wala pa ako. Ah, wala ka pa. Wala okay. pa ako. Tamang-tamang susunduin na dapat ako ng mga drivers. Biglang sabi, ma'am, wait lang po muna. Yung mismong susundo sa akin, yung pala ang pagkasin. Ganon. Ano ba ng role? Ay, Diyos. Oo. Anong role? That's good. Yes. Anong role mo dito sa Ninyo Ninya? Ninya Ninyo? Oo. Mm-hmm. Anong role mo dito? Isa akong mainit ang ulo na malapit na magkaroon ng katarata kaya nandun ako iniinis ko sila Miinis ko si Ninyo. The usual Dexter Doria. Oo. Ikaw ay alam ng lahat noon, veterana ka na, ang tagal mo na sa pelikula, ang dami mong napatunayan, nakasama mo na lahat ang klase ng mga artista mula sa pinakamalalaki hanggang sa mga pinakasimple at mga tao sa industriya, no? Ikaw ay nagtapos sa UP, ikaw ay nagkumuha ng kurso tungkol sa arts and culture, no? Paano ikaw ngayon, mga sandaling ito, ito bang mga napag-aralan mo sa UP o sa akademya ay nadala mo at naisapraktika mo sa pagtatrabaho sa show business? Alam naman natin na anything goes na minsan binabali yung mga sistema, yung mga pamamaraan. Nadala mo pa rin ba ito o ano ang nangyari sa iyong napag-aralan sa UP sa iyong pag-aartista? Siyempre, ang pinag-aralan mo hindi mawawala sa iyo yan eh. Kahit natutulog ka, may pinag-aralan ka eh. Pati mga panaginip mo, iba. Ang masasabi ko lang, nagamit ko yan sapagkat medyo mas may konfiyansa siguro ako. Mm-hmm. Pagpasok ko pa lang, may konfiyansa ako. Pero you know, in the beginning, maraming na-off.
I will tell you the truth, boy. Mm-hmm. Parang siguro sabi na, yabang naman siya for UP graduate. So I had to temper it down. Kailangan kong isipin na ang pinag-aralan ko bilang isang artista mm-hmm. at ang na-encounter ko ng mga problema at mga sitwasyon sa buhay bilang isang artista ay hindi ko natutunan sa UP. Mm-hmm. Mas marami akong natutunan sa pag-aartista kesa sa 8 years na itinalaga ko sa UP kasi high school pa lang, UP na ako. Mm-hmm. Sinabi nga sa akin ni Amalia friend ko, sabi niya sa akin, bago pa lang ako artista, Dexter, ang maiinkwentro mo at matututunan mo sa showbiz, hindi mo yan napulot sa UP. Pero iba din syempre, yung nakuha ko sa UP, yung intellectualism, yung mm-hmm. yung ibang side yun na I have to treasure that. Mm-hmm. And it remains with me forever. Pero syempre, marami kang mga kasama noon pa no, na naging niya kasing edad mo, tapos yung mga mas bata sa'yo, itong mga wisdom mo, tungkol sa buhay, tungkol sa sining, tungkol sa pagkapwa-tao, naibahagi mo ba ito o ito sa mga artistang kabataon kahit hindi sa mga kabataan, naibabahagi mo ba naman itong mga wisdom mo? Oo. Alam mo, as you age dito sa trabaho nito, mas nagkakaroon sila ng respeto sa iyong boses. Mm-hmm. Pagkabata ka, hindi sila masyadong nakikinig sa'yo. But as you stay longer, tapos marami ka na rin naman napapatunayan and you have to conduct yourself well. Mm-hmm. Hindi naman pwedeng ibang klase ang kilos mo. They will not respect you eh. Kailangan you have to be respectable. And at the same time, yung respect na yun, ang magko-connect with the wisdom eh. Mm-hmm. Makikita nila, kasi ganito yan, ganyan yan. Hindi naman siya nagsasalita nang wala siyang pruweba. Mm-hmm. Hindi naman siya nagsasalita na wala siyang pinanggagalingan at pinagkatandaan. Mm-mm. Mahalaga yun eh. At nakikita ko din sa mga postings mo, sa mga photos, no, na may mga kasama ka rin mga bagets na artista at mga kasing edad mo din, o kahit mm-hmm. na mas nakatatanda sa'yo. So, yung versatility, yung iyong strike anywhere na personality ay mm-hmm. naging effective, no? Mm-hmm. Mas gusto ko nga kasama ang mga bata. Mm-hmm. Iba bakit? Energy nila. Okay. At saka siguro may natututunan ako sa kanila. Akala nila may natutunan sila sa akin, pero mas marami ako natututunan sa kanila. Actually, because you have to keep up with the times. Ngayon, hindi pa katulad yan, yung ginagawa natin ito. This was unthinkable before the pandemic. Yes. Or let's say 5-10 years ago, kailangan nasa TV show ka. Mm-mm. Kailangan nasa TV studio ka. Uh-huh. Ngayon, you have your own corner in the world. You have your intellect. You have a few conduits to work with. And you're on the air. Oh my God. Oh my God. Ano pang gusto mo? Yes. Hindi ba? And kung puro tayo matatanda, baka hindi ko nabalitaan ito. Ngayon, yung mga bata, yung mga kasama ko, mga vloggers. Mm-mm. And most of them are, you know, making good with their vlogs. Pero iba namang klase ang kanilang attack. Iba pa rin yung katulad ng sa iyo. Yes. Yung serious. Ganun ba? Ganon? Oo, seryoso ba tayo? Hindi pwedeng puro, hindi pwedeng puro TikTok, kundi ang buong Pilipinas magkakaloko-loko na. Yeah. There has to be a balance. There has to be a sight that mm-hmm. has to be listened to. Mm-hmm. At yun. Ito naman ang katotohanan eh. Yes. Sa so, ito ang katotohanan. Yun eh, kaligayahan. Okay. Ikaw, marami ka nang nagampanan ng mga papel, no? Mga karakter sa pelikula, sa telebisyon, sa tanghalan. Meron pa bang ibang characterization na gusto mo magampanan na hindi mo pa na nagagampanan, Dexter? Actually, halos lahat nagampanan ko na. Mm-mm. At wala akong uurungan. Except siguro yung masyadong bold, yung masyadong exposure, hindi ko kaya yung salubungin. Pero wala akong uurungan kahit anong role. Uh-huh. Napanood mo ba ako doon sa rant serie sa Viva? Wala akong ginawa kundi magmura at magalit. Ay, ganun? Oo. I mean that. Pinasok ko yan. Kasi, mga mura dyan, matutunog, ha? Uh-huh. But, you know, and the director is a special director, batang-bata, 31.
Daryl Yap. Si Daryl Yap. Siya ngayon ang mainit. Yes. Why? Because he's a reflection of the times. And if I will insist, ay, hindi ako nagmumura, ay, hindi ako nagsasalita ng ganyan, maiiwanan ako. Kailangan kong sumabay sa agos ng panahon. Mm-hmm. At kung yan yun, so be it. Kasi hindi ako pwedeng mag-moralize at magsabi na, hindi pwede ganito, hindi pwedeng ganyan, because mapapag-iwanan ka. Oo. So, sino ngayon ang, halimbawa, meron ka bang gustong makatrabahong director na, kasi si Daryl, mas basta sa'yo, sa ating lahat, no? Bagong newbie siya in the directing field, no? Meron ka bang mga inaay na mga director na gustong makasama at mag-motivate sa'yo in front of the camera? Gusto kong makasama at matikman ang direksyon ni Brillante Mendoza. Mm-hmm. Bakit? Dahil para sa akin, siya ang, sa ngayon, siya ang pinaka-internationally accepted na director. Mm-hmm. At gusto kong matikman yung ganong klaseng flavor. Gusto ko rin mabuhay sana ulit si Bernardo at si Broca. Yes, oo. Nanimiss ko sila, boy. Ako rin. Si Daryl Yap kasi, he dared start his own. Yung kanya sariling vision. Meron siya sariling vision. Yes. Oo. Ano yung vision ni Daryl Yap na nakita mo? Ano yung vision niya in film directing or in multimedia directing? Ano yung vision niya na puna mo sa kanya? Beg your pardon? The vision that he has been espousing. Yung vision niya. Huwag lang sana siyang padadala sa mga bashers. Mm-hmm. Dahil kung maraming humahanga sa kanya, marami ding mga old guards na na-offend sa kanyang style. Mm-hmm. Kasi iba talaga. Mm-hmm. So alam mo, baka mas maraming mga negative reactions sa kanya. So kailangan niyang lakasan ang loob niya at huwag magpadala sa mga ganyan. Just move forward. And start and ipagpatuloy niya ang pagiging innovative niya. Kasi pag may dumating na naman na bago na mas may maipapakita maganda, well then we cannot do anything but, you know, accept the new. Sa ngayon, it's Daryl Yap's time because siya ang pinaka bago sa lahat. Wala talagang iba pang naging ganyan. Oh, ikaw, kasi yung mga pelikula niya ngayon, sabi nga ni Ronald Argelias, halos linggo-linggo may pelikula si na ginagawa si Daryl Yap para sa Viva. Yes. Ikaw ba wala kang balak mag-direct sa lahat ng iyong mga karanasan na nakamtan at naranasan? Marami kang technical na mga kaalaman. Ikaw ba may balak kang mag-direct? Actually, may offer na sa akin siguro mga 20-25 years ago. Bata-bata pa ako. Kaya lang namatay. Yung producer in the middle of negotiations, namatay siya. Tapos wala nang uling nag-offer. Hindi ko naman i-offer ang sarili ko. Naiya ako eh. Mm-hmm. Unang-una, wala akong proper formal schooling. Halos lahat ng mga bagong director ngayon, nakapagkuha ng kurso. Mm-hmm. Sa mga schools, LaSalle, UP, USD, halos lahat yata ng malalaking universities ngayon nag-offer na ng film. Yes. So, ang daming director. Yes, totoo yan. Dami at magagaling lahat. Dexter, yun nga tinanong ko sa iyo kanina na hindi mo agad nasagot, hindi ko pinasagot agad sa iyo, ay yung paano na maintain ni Dexter Doria ang kanyang kamalasot lang putis. Sabi nga kanina ni Cathy Go, yung aking sinundan na host dito, ay lagi yung yung maganda ang putis, laging parang sariwa, laging parang bata. Paano mo yan nakamtan, Dexter? Hindi ko alam. I will admit, I drink wine. And they say alcohol is bad for the skin. It doesn't seem to work that way for me. Tapos, magmula na nagka-pandemya, hindi na nga ako naglalagay ng mga nilalagay-lagay. Sabi ko, yung mga kumalabas ko. Ewan ko talaga siguro. Ganon. Born? Ewan ko. Natural. Natural na ganda.
Hindi ko alam eh. I cannot answer. Uh-huh. Ako po, tinitignan ko sarili ko. Hindi ako nagagandahan eh. Actually. Pero kasi ay tiyanga pala gusto ko kitang ano i-condole dahil may katagalan din ito pero siyempre si Beth Celis po mga kaibigan yung pong sports writer na kilalang sports writer kapatid siya ni Dexter Doria pare sila maganda kaya lang siyempre na nauna nang pumanaw si si Beth Celis yung pong pamosong sports writer ano ang siyempre sa mga panahon ito kumusta yung grief na si Beth ay sumakabul ng buhay na? Oo, big na, ano, napakalungkot. Mm-mm. Napakalungkot. At saka hindi mo na itatanong, bago ko naging artista, I was also a writer, boy. I could imagine, dahil ang background mo sa arts, sa literature, sa iyong performing arts ay matindi, no? So, ano ang mga writing experience mo noon? Si Ricky Lo was one of my discoverers. Nagsusulat ako sa graphic, which this was information. Pag batang-bata ako, fresh graduate, pagkatapos nabasa niya yung isang article ko, and then, balitaan niya from somewhere na kapatid ako ni Beth Celis. Ang kaibigan niya talaga si Beth. Si Beth nag-uumpisa na sa sports noon. Magkasama sila sa Sunday, Manila Times. Sa Manila Times, nag-start si Ricky Lo. Pinakontak ako at ginawa akong film critic. At saka meron din ako mga kung ano-anong mga sinusulat for Variety. Ayan, Variety magazine nung ano, nung Sunday Times magazine. Oh, yes. Oh, mukhang nababasa nga kita nung ako ay nasa high school pa lang. Yung mga byline ninyo ni Ricky, Mario Hernando. So, mamaya mga kaibigan, ating tatunin pa ng napakaraming mga katanungan si Dexter Doria. Pagkaraan lang po ng ilang paalala at makakasama na natin si Jun Sisa, ang pop idol na isa sa mga contestant ng The Clash at haharanahin niya mamaya si Dexter Doria sa kanyang mga musika. Yan po ay ating ihandog sa inyo. Pagkaraan lang po ng ilang paalala. Balik po tayo mga kaibigan sa Bobby's Corner. Kasama pa rin natin si Dexter Doria. Dexter, si Dexter mga kaibigan ay isa ding Channel 7 regular ka din, Dexter, di ba? Gumagawa ka din dyan, di ba? Sa Channel 7. Pero sila, inalagaan nila ako sa mahabang panahon. Mm-mm. Sa ABS-CBN? Minsan-minsan lang. Tsaka nitong huli, nagkaroon ako ng Playhouse. Mm-mm. Pero parang mas at home ako sa Channel 7. Ah, okay. At talaga ganon. Mas marami kang nagawa sa Channel 7 before. You can't blame me. My friends are nandito eh. Nandito na sa chef. 17 years. Dire-diretso lang ako sa kanila. Ngayon, marami ka lang nakasama sa pelikula, sa telebisyon. Gusto kitang tanungin, no? Ano ang, magbibigay ako ng pangalan ng mga artista na nakasama mo at pakibigay mo ang iyong thoughts, ng iyong komento tungkol sa mga nakasama mong ito. Halimbawa, si Nora Honor, anong masasabi mo sa kanya? Best friend ko siya para sa akin. At dapat na siyang manalo ng National Artist Award. Dapat na. Vilma Santos. At kaibigan ko rin si Vilma at para sa akin ay talagang hangang-hanga ako sa naging transition niya into a top-rate politician na walang bahid dumis. Mm-hmm. She is an asset to the industry. Judy Ann Santos. Judy Ann. Si Judy Ann ay ngayon parang mas mahalaga na siya ng pag-ibig niya at asawa. Pero I'm sure maganda pa rin naman ang kanyang exposure at ang kanyang career. And I think this is the best anong tawag dito, timpla. Para sa isang nanay at may bahay at artista, magandang-maganda yung pagkakadala niya ngayon sa kanyang career. At sa kanyang buhay. Sharon Cuneta. Si Shawi, hindi ko maintindihan kung political meron din ba siyang mga political
ideas. Yes, hindi naman ambitions, pero... kasi alam ko hindi naman yan tatakbo. Mm-hmm. Kaya lang hindi ako nababahalay na confused ako na asawa ni Sisi ko Panginoonan. Yes. Who is the kung hindi ako nagkakamali, one of the top officials of the Liberal Party. At the same time, kaibigan din niya si ang mga Duterte. And alam mo naman magkalaban yung dalawang yan. Mm-hmm. Which I think is also a picture of balance. But I think she has to take a stand. Yeah. It's time she has to take a stand. Mm-hmm. Kung saan ba siya talaga? Mm-hmm. Maricel Soriano. Si Maria namimiss ko. Maski na meron siya mga shows, katulad dito muli lamang meron siya, namimiss ko pa rin yung original na Maricel Soriano nung height niya during the 80s. Mm-hmm. Kaya pa niya yun eh. Gusto ko yun. Gusto ko siyang bumalik sa ganong klase. Catherine Bernardo. Sino po? Catherine Bernardo. Ay, unfortunately, hindi pa kayo nagkasama? Sadong limited ang kaalaman ko tungkol kay Catherine. Uh-huh. Except na nung nakita ko siya siguro once lang naman, nung kasama niya si, yung boyfriend niya si Daniel Padilla. Uh-huh. She was very nice. Uh-huh. Mabait na bata. But other than that, I cannot speak about her hanggat hindi talagang kakilala ko. Okay, mamaya pagpapatuloy natin yan, yung ating name dropping and your reaction to the names drop, no? Ngayon, i-welcome na natin mga kaibigan, ang pop idol, papakilala natin kay Dexter Doria ngayon din. Ang ating hinahangaan, ang isa sa mga contestants ng The Clash ng GMA Network, mga kaibigan, si Jun Sisa. Jun, magandang araw sa iyo. Jun Sisa, hi, hello. Hello po. Uy, mukha kang BTS diyan sa ano mo ah. Dati hindi naman mukha kang BTS. Ipapakilala ko sa iyo Jun si Miss Dexter Doria. Dexter, this is Hi. Hello po. Hello po, ma'am. Hello po. Hello po. Good morning po sa inyo. Good morning po, tito. Sa iyo. Magandang tanghali po, apo. Singer si Jun Dexter at siya ay isang buwan at mahigit na isang buwan siya na lumaban sa The Clash, no? Si June. Ano ang karanasan mo? Ang hindi mo makakalimutan karanasan na June sa pagsali sa The Clash? Yung actually po yung ano eh, yung kaba talaga, yung hindi ko makakalimutan. Actually dahil sa kaba, yun po yung nagpa-realize po sa akin na ayaw ko na sumali sa mga singing contest. Bakit naman? Sobrang nakakakaba po. As in. Oo. Ayaw ko nang sumali ulit. Opo, oo. Ikaw ba Dexter, may karanasan ka hindi sa pagkanta, kundi yung tunggalian sa pag-arte? Hindi, yun na lang manominate ka. Mm-mm. Nominated ka, pupunta ka doon. Oo. Pagkatapos, hindi mo alam kung mananalo ka. Isipin mo, di ba, sana kung panalo ka. Yun na lamang, even before the awards night, mm-mm, kung dalawang buwan nilang in-announce na, dalawang buwan kang di makatulog dyan. Yes. Nako, grabe. Ang kaba, ang mga daga sa dibdib. So, Jun, ito bang pagsali sa The Clash, pinagplanuhan mo? Kasi noon pa kita naririnig kumanta sa YouTube na papanood na kita, tapos yung kaibigan mong matalik, si Sam Manggubat, ang sumali sa mga amateur singing contest lalo sa Tawag ng Tanghala. At ngayon si Sam Gubat ay regular na nagpe-perform sa Channel 2. So ito bang pagsali mo sa The Clash ay pinlano mo? Actually po hindi po talaga eh, kasi nung time po na sumali po yung kaibigan ko na si Sam sa TNT, actually kami po sa pat dalawa yung mag-audition. Kaso ako nga po bilang madaling kabahan at saka parang feeling ko hindi ko kaya, hindi ko tinuloy. Mm-hmm. Tapos nung nagta-clash po ako, yung feeling ko sabi ko, yung parang dapat kong itry sa sarili ko kasi gusto kong may patunayan sa sarili ko, hindi para sa mga tao, pero gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko rin. Nakaya ko rin lumaban, nakaya ko rin makipagsabayan at kumanta sa harap ng mga yung patikang judges po sa The Clash. Yun po talaga yung nilagay ko sa utak ko. Mm-hmm. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko rin. Anong naitulong ng The Clash sa iyong singing career sa palagay mo, June?
anong naitulong ng The Clash sa iyong senior career? Ano po, malaki po kasi yung ano, yung confidence po sa sarili. Nung actually po nung kasi sa The Clash po, meron po kasi dong ang randomizer po yung ano po doon, labanan po doon. So kumbaga hindi po namin alam kung kailan kami kakanta at hindi po namin alam kung sino yung magiging katapat namin. Mm-hmm. So nung nanalo po ako sa first round, parang doon po talaga binigyan po ako ng confidence ng The Clash na kaya ko rin pala na kumanta sa harap ng maraming tao. Kasi ako kumakanta na po ako dito sa barko, sa cruise ship, kasi cruise ship po yung work ko talaga. At pero iba rin po talaga pagka kumanta ka na sa national TV tapos harap mo pa yung mga ano, yung mga veteran na musicians sa Pilipinas. Kaya sobrang doble yung kaba. So confidence po yung talagang natutunan ko. Anong natutunan mo kay Ai de las Alas, kay Lani Bisalucha, kay Christian Bautista bilang mga jurors, bilang mga ang tawag ba doon, judges sila? Ano po eh, yung kay Miss Ai po, ang natutunan ko po sa kanya is yung paano mo i-develop yung character mo at personality mo pag kaharap mo yung mga tao. Kasi ako dito, sobrang mahiya. Yung kanta, ang title is Asabihin, no? Composed by Nick's Lakap at siya din, si Jun din ang co-arranger. Pero hindi pa niya mapaparinig ngayon. Pero mamaya, pwede natin siyang kantsawan kahit yung mga one or two lines. Pero dahil nga siya is singer, gusto natin siyang marinig kumanta at this point, no? At siyempre, kakantahin niya, ay haranahin niya. Handugan niya ng musika ang ating espesyal na panuhin din, si Dexter Doria. So, ikaw ba, Jun? Okay na. Ready ka na ba ang iyong dedication kay Miss Dexter Doria? Ayan na. Mga kaibigan, pasalubungan natin ng palakpakan si Jun Sisa. Yan, thank okay. you. Thank you. Para sa iyo yan, Dexter. Opo, para po sa inyo, Ma'am Dex. Thank you. Feeling nothing in yourself. Ganito at kahit ising ko ato, tinuloy natin ating pagdaya. Ngayon na ubos na kumpula, nagsimula magsisiha. Lahat ay parang lumago, di alam kung saan tutungo. Dati ko na nga ba, dapat ang unang matama. Di na umasa, di naniwala. Hindi tayo pwede. Pinagtagpo, pero di tinagpala. Hindi na posible ang mga puso'y huwag nating pahirapan. Suko na ang talaban. Hindi tayo pwede. Kaibigan na ng damdamin, bakit di pa natin aminin? Dahil sa una pa lamang, alam natin wala tayong laban. Sabi ko na nga ba,
Dapat nung una pa lamang inaumasa, hindi naniwala. Hindi tayo pwede. Nagtagpo, pero hindi na sana. Hindi na posible. Ang mga puso'y huwag na din pahirapan. Supo na kalaban. Hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede dahil una pa lang. Alam naman natin mayroong hangganan. At kahit ipilit hanggang dito na lang. Dito na lang. Hindi tayo pwede. Pinagtagpo, pero di tinadhana. Hindi na posible. Ang mga puso'y huwag natin pahirapan. Supo na sa laban. Hindi tayo pwede. Mga kaibigan, si Jun Sisa. Dexter, ang pag-awit, ang pag-awit ay isa ding sining, no? Kailangan din dito yung bibigyang buhay mo din yung mga emosyon na nandun sa liriko ng kanta. May maipapayo ka ba kay Jun Sisa, Dexter, Miss Dexter Doria bilang isang veteranong artista na artist, no, na nagbibigay din ng emosyon. Ganun ba? Meron ba? Maganda yung kanta. Mm-hmm. Maganda yung kanta niya, kaya lang ang lungkot. Pero alam mo, I don't know kung aware ka rito. In the 80s, nagkaroon ako ng karelasyon si Willie Uzi. Oh, and he was a musician and a musical director siya ng mga pelikula. At saka musical director din siya ng mga shows. Compositor din siya. Yeah. At sa 7 taon na magkasama kami, madalas namin napapag-usapan ng musika. At yan, siguro meron lang akong magiging parang advice kay June. Alam mo, June, kung pipili ka ng kanta, kasi magaling ka. At ang lahat ng singer may kanya-kanyang style. Pag pipili ka ng kanta in the future, kailangan piliin mo yung swak na swak sa'yo. Pagka pumili ka ng isang kanta na hindi bagay sa'yo, pati range, pati sa boses mo, pati sa style mo, hindi ano yan eh, hindi, it will not succeed. So, kailangan well-directed ka sa pagpili na, lalo na kung magkakaroon ka na ng sarili mong you want to have a hit of your own or solo ano mo, record mo, kailangan pumili kayo yung mga kantang bagay sa'yo. Mm-hmm. Yan ang ano niya. Madalas ako sinasabi niya, sinasabi niya yung, sabi ko, ba't ang pangit ng pagkakakanta niya? Hindi kasi bagay sa kanya yung kanta. Yun ang lagi niya sinasabi. Mahusay na singer niya, kaya lang hindi bagay sa kanya yung kanta. So hahanapin mo yung bagay na bagay sa'yo. Pero ito maganda itong kantang to, bagay sa ito. Mm-hmm. Si Willie Uzi, si Willie Uzi, mga kaibigan, ay isang sikat na popular at award-winning composer, musical director, musical scorer ng pelikula. Sayang nga lamang at binawian siya agad ng buhay. Sayang yes. Ngayon ay marami, lalo pa siyang magiging masikat at marami pang mas magagandang kanta na maihahandog sa publiko. Pero yun nga, siya ay binawiin agad ang buhay. At ito namang si June ay, nagko-compose ka rin ba, June, ng mga kanta? Ikaw ba ay compositor din? Ako, nagko-write po ako sa mga kakilala ko pong. Pero meron po akong isang na-compose na kanta. Pero feeling ko po kasi hindi siya yung parang worth listening to. Parang kumbaga, gusto ko po nang pag may kanta akong ginagawa, may kanta akong nagawa or gagawin, gusto ko po na sana talagang yung
pleasant to the ears, tsaka yung talagang ma-appreciate ng tao. So gumagawa din po ako, pero hindi ko po muna nilalabas. Mm-hmm. Ikaw ay nagmanta sa mga cruise, kamo, sa mga cruise ships, no? Iba pang mga kinantahan mo na mga malalaking clubs sa abroad at dito sa Pilipinas. Saan mas saan mas nakatutok ang puso mo sa pagkanta sa mga ganyang mga venue, o ikaw ay talagang magiging part na ng local music industry, yung talagang nasa mainstream music industry, June? Actually po, Tito, nakakatuwa nga po kasi dati kasi gusto ko pong kumanta dahil gusto ko maging practical at kumita. So nung nagbarko po ako sa cruise ship, at saka nag-singer din po kasi ako sa Dubai for 2 years sa Club 7. Mm-hmm. So naging singer po ako doon, kumikita po ako ng maganda sa barko din po, sa cruise ship, ganyan. Pero yung puso ko po talaga, gusto ko po talagang may mapatunayan sa sarili ko. Kasi tayo naman po ay lumilipas lang din po tayo sa mundo. At kung binigyan po tayo ng talent ng Diyos, gusto ko po talagang i-share sa dito sa mga kababayan po natin na dito ko na-realize na yung puso ko po talaga is parang dito sa kahit mahirap pasukin yung music industry, pero nandito yung passion ko po talaga, yung magkaroon ng mark, kumbaga. Mm-hmm. So nandito po yung puso ko. Kasi dito, June, nanonood ngayon sa atin. Dexter, alam mo bang nanonood sa atin ngayon? Si Dulce, ang Asia's Timeless Diva. Kaya, nako, June, nanonood ang isang veteranang singer at ang kasama mo ngayon sa interview na ito, isang veteranang actress. No? Lahat ay marami kang matututunan sa kanila. Ikaw, June, gaano ka laging kahanda? Mas gusto mo ba yung pagkanta mo ay may audience ka agad, o di kaya ay magagather ka pa ng mga talagang makikinig sa iyo? Ano ang which do you prefer, yung kahit sa mag-isa ka lang tumotodo, bigay ka sa iyong pagkanta? Actually po, Tito, ako gusto ko po talaga ng may audience, kasi the more na may mga tao na nanonood sa iyo, parang magaganahan ka na, gagalingan mo na, mas gusto mo maging prepared ka. Although naman po, pagka solo po ako, kunwari na mag-isa lang ako sa bahay, minsan nilalaro-laro ko lang, pero kapag ka meron pong occasion na kailangan mong kumanta, ayun, tinutodo ko po talaga yung pag nagpa-practice ako. At least may mga 3 beses ka na kinakanta mo na kunwari may audience ka, para maging gamay mo talaga, or ma-master mo yung kanta, kumbaga. Ay, ikaw, June, may nabasa ako na ito ba, pakiklinaw mo na wala ka ng mga magulang? Nabasa ko sa isang post mo. Ay, opo, Tito. Ano po? Ulila ka na ba? Opo, na my parents passed away po noong 2000. Magkasunod po sila 2015 and 2016 po yata. Ayun po. So, kami na lang po ng magkakapatid. Magkakapatid. So, yung mga kapatid ko po ay nasa Cebu. Ayan. Shout out po sa nila. Pamaya, hatugan mo din kami ng ikalawang mong kanta. June, nakahanda ka ba? O di kaya, bigyan mo naman kami ng kahit 2 linya ng iyong bagong kanta na ilo-launch mo sa May 28 sa mga digital platform. Itong Sabihin. Pwede bang... Sige po. Akapela na lang po. Ah, no? Sige. Pwede. Sige po. Ito pong kantang to ay... titled Sabihin po, at this will come out po on May 28. Sana po ay mapakinggan niyo po, and it's gonna be out sa lahat po ng mga digital platforms. Spotify, Apple Music, yan, and YouTube Music, yan po. Yeah, Mr. Here is Sabihin po. Miss Dexter Doria, ikaw ang maging judge ng kanyang... Sige nga, patingin nga. Sige po. 1, 2. Ba't di mo pa sabihin sa akin ang iyong tunay na nararamdaman? Ika'y lumapit sa akin, kausapin. Yun po. Ayun, oo. Maganda. Oo, ba, June, ay handa sa iyong second number? Second musical number para sa ating closing, no? Pero bago yan, gusto kong yung parting words mo, Dexter, sa ating mga tagapanood. Maraming salamat sa pandemyang ito, sa isang side ng pandemya, kasi maraming nabuksang mga bagong avenues
of communication, katulad na lamang itong ginagawa natin ngayon, na dati ay parang napaka-limited ng scope ng success dito. Meron ng mga YouTube pero na ano pa din eh, hirap. Pero ngayon, talagang nabuksan talaga ng daan para dito at natutuwa ako sa mga nangyayaring ganito. Mm-hmm, yeah. Natutuwa ako. Mm-hmm. Mas may freedom ang mga bagong artists. Hindi ba katulad yan katulad si Jun? Palagay ko, malaking bagay na tulong sa iyo itong mga ganito. Totoo po. Parang naging blessing in disguise din po sa kahit pa. Yes! Blessing in disguise talaga. Yes. Ito. So, mga kaibigan, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik. Huwag ka munang alis, Dexter. Pakinggan mo muna ang solo number this time ni Jun Sisa. Take it away, Jun. Kunayan ang isipan, babalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi mo kulang kaiisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na pinapanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinatagpo, ngunit hindi tinatana. Sadyang mapaglaro itong mundo, nalimutan kahit nahihirapan. Para sa sariling kapakanan, nalimutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na mababalikan, pinatagpo. Ngunit hindi tinadhana, puso natin ay hindi. Sa isa't isa, hindi na may babalik ang dati nating pagsasama. Ang tamis ng iyong halik ay di na matarama. Mga isa't isa ay di na mapubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsan'y pinagsa. Tayo ay pinatagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo, nalimutan kahit nahihirapan. Para sa sariling kapakanan, kinalimutan kahit nahihirapan. Magpuras na hindi na mapabalikan, pinagtagpo. Ngunit hindi tinadhana, puso natin ay hindi. Sa isa't isa, nalimutan kahit nahihirapan. Para sa sariling kapakanan, nalimutan kahit nahihirapan.
pag-ibig na ating sinayang pinagtagpo. Ngunit hindi tinadhana hanggang dito na lang tayo. Nahihirapan para sa sariling kapatanan. Nalimutan kahit nahihirapan mga oras na hindi na mapabalikan. Pinagtagpo ngunit hindi tinadhana puso natin na hindi. Sa isa't isa yes, Jun Sisa. Maraming maraming salamat. Dexter, meron ako nakalimutan pa pala. Tatlo pa yung aking mga aktor gusto kong bigyan mo ng komento. Yung nakasama mo na si Piolo Pascual, di ba? Ako? Oo. Sa pelikula o sa TV. Sino? Si Piolo Pascual. Nakasama mo na siya. Si Piolo. Ano masasabi mo? No. Ay, hindi no, pa. Unfortunately, hindi. Pero nakasama ko lang siya minsan pa sa isang parang gathering. Pero trabaho, never. Si Jerry Rosales. Jerry Rosales, nakasama mo na. If? Jerry Rosales, nakasama mo na siya. Si Echo, nakasama ko na nung bata pa. Mahusay talaga. Mm-mm. Mahusay siya talaga. He's a good actor. At saka, as a person, unaffected. Parang, Down to earth. Oo. Mabait na bata. Oo. Ding Dong Dantes. I love Ding Dong Dantes. Sobra, sobra. Sobra. Kaya lang baka mag-arit sana sa Maria. Sobra, sobra talaga si Ding Dong. Parang nasa kanya na lahat. Pati yung pagiging debonair at the same time, sa good boy naman din siya. Tapos ang gwapo, ang galing umarte. Masarap kasama sa set. He has everything. Yes. Kumusta nang love life mo nga pala? Naku, nakalimutan ko. Wala. Wale. Oo. So, June, ikaw naman, ano ang iyong parting words sa ating mga televiewers, sa iyong mga fans? Ayun po, salamat po ng marami unang-una po sa'yo, Tito, for inviting me here at makapag-promote po sa aking single. Kaya, ano po, my mom, Dex po. Hi. Po. Actually po, gusto po lang sabihin, fan na fan po yung nanay ko po sa inyo. Dati po, gusto ko lang sabihin na galit na galit po siya sa inyo kapag kayo po yung kontrabida. Opo. Oo nga. Oo, naalala ko lang po. Sabihin sa kanya, sorry. Opo, naalala ko lang po kasi yun nga po yung nanay ko, yun, lagi niyang sinasabi, naiinis po siya sa inyo. Ayun na. At saka, nag-galit siya, sasabihin niyo, Dexter Doria ka na naman. hindi ko akalain na ma-i-relay ko po yung message niya pala po sa inyo. Thank you po. Kahit at lahat po ng mga sumusuporta po sa akin dyan, sa lahat po ng mga Cesarians, ayan, maraming salamat ka. Sinusundan niyo po palagi kung saan man ako mapunta. Maraming salamat. And sa'yo po, Tito. Thank you. Maraming salamat din sa iyo, June, at Miss Dexter Doria. Salamat. Salamat, boy, sa pag-imbita mo sa akin dito. Thank you so much. Very fulfilling para sa akin. Wow, thank you so much. At bago tayo magwakas, nais kumbatiin si Dong Novelo, si Sita Sarabia, ang T-Talk Sendalan, at ito po si Boy Villasanta. Nagpapasalamat muli tayo kay Jun Sisa at kay Miss Dexter Doria sa kanilang pagpapaunlak. Pagbibigay ng oras sa ating palatuntunang Boy Biz Corner. Maraming pong salamat. At next week po, nakaka-excite ito, Dexter, Jun Sisa. Ang ating panauhin po, kumpirmado na ito, si Pia Moran. Ano na ang kalagayan ng buhay ngayon ni Pia Moran? So, huwag po ninyong kakaligtaan, sa Miyerkules po, si Pia Moran ang ating panauhin.
magandang hapon po sa inyong lahat. Si Boy Villasanta pa rin po sa Boybiz Corner. Sana po ay lagi kayong tumunghay dito. Sa ngalan po ni Aya at saka ni Kim at saka ni James, ito po si Boy Villasanta muli na nagpapaalam ng pang sumandali sa inyo. Makikita-kita muli tayo sa Miyerkules.